Po mga ka-EBR, magluluto naman tayo ngayon ng ulam. Ipapakita ko po sa iyo ang recipe ko ngayon. Ang recipe ko ngayon ay tilapiang escabeche. So, start po tayo luto. Bigyan natin yun ng mantika. Painitin muna natin yung mantika. Ilagay natin yung bawang. Tumito yun. Tapos, loya. Saka, sipuya. Sure natin na medyo luto na yung mga ingredients natin bago natin ilagay yung natin isda. Ilagay natin yung white onion. Wala kasi ako ng carrot at saka patatas, kaya instead na yung carrot at patatas, ito na lang ang nilagay ko para masarap naman. Wala kasi akong available dito na carrot sa kapatata. Kaya ito na lang ang lagay ko. Tapos, yung bell pepper. Gulay din naman yan eh. Kaya ito na. Yan, open na siya. Ilagay na natin yung tilapia. Yan ang. Malaki kasi siya. Kaya yan ang. Tama siya, sabi ko, ko na lang siya. Escabeche. Lagyan na natin siya ng tubig. Yan. Paka, pakuloyin natin. Chat ko yung repolyo. Gulay din naman to eh. Para may gulay. Nasa sayo na lang yan sa pagluto nyo ng escabeche kung anong ilagay ninyo. Yung sa palagay nyo masarap sa panlasa nyo, yun ang ilagay ninyo. Optional naman lang yung paglagay nyo ng mga gulay. As long as na carry niyo na kainin. Banana ketchup. Yan ang iyan ko dito. Ano natin. Banana ketchup to eh. Dalawa ilagay ko para spicy siya. Natin ng magic sarap. Magic sarap. Sarap. Okay na.
Ganyan lang ang pagaluto natin ng ano, ng mga simpleng ano, simpleng recipe na ano natin na ano naman natin sa mga mino na pwede naman natin substitute ng ibang mga gulay na para makakain yung mga anak natin. Kasi yung mga anak natin minsan yung mga gulay tinatabi at ang kinakain na lang yung isda at saka pork. Kaya ugaliin natin na tuwing magluluto tayo may mga gulay para masana yung mga anak natin na kumakain sila ng gulay. Lagyan ko ng konting sugar. Konti lang. Oh, sarap. So, ito na siya. Tapos na siya. Ito yung tilapiyang escabeche. Instead na carrots at saka patatas ang nilagay ko. Ang nilagay ko na lang yung ano, yung repulyo. Yun ang nilagay ko na lang. Para yung mga bata makakain, lalo na yung daughter and daughter ko. Saka yung youngest kid ko, hindi ko makain ng gulay. Yan talaga ang purpose ko kaya nagluluto ako ng mga ganitong gulay para makakain ko. Ang niluto nating escabeche. Ito po yan yung EBR. Thank you po sa pag-watch. At saka, huwag pong kalimutan mag-follow, subscribe, at mag-like, comment sa mga videos ko para anytime na mag-post po ako ng mga videos ko, makikita po nyo. Salamat po, ang inyong EBR po. Thank you very much. Bye-bye.